Noong kasagsagan sa galit ni Aling Adyonicia sa mga pastor na nakapaligid kay Manny Pacquiao, nabanggit niya si dating born again pastor Noe Dora na iharap sa mga pastor na nakapaligid kay Pacquiao. Luwabas na rin sa prayer room si Mommy D. Una, kalmado pa ito pero naging emosyonal din at isinisi ang pagkatalo sa pagbabago ng reliyon ni Pacman. Kumanda mo, Pastor! Si Pastor Noe, yon ay tumutukoy kay Pastor Noe Dora, dating born again. At ayon kay dating Pastor born again Noe Dora, nakaharap niya yung mga nasa paligid na pastor ni Manny Pacquiao at mismo si Manny. Pag ato na ko ni Brother Manny, ginan ako, pag atubangan ko sa mga pastor na ko, anong ka mo may magbuot pastor? Anong sa mga pastor? Ikay katulad. Oh, so, yun ang pagharap niya. At ano ang resulta? Ito ang tatalakayin natin mga kapatid sa ating talakayan ngayon. Samahan ninyo ako. Parihin ng Diyos sa katastaasan, kumusta? Muli ito niyo yung lingkod, Brother Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na maghikayat sa ating mga kapatid at katolikong magsubaybay, magtanong. At huwag kalimutan din mag-like, huwag kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. At kung gusto mo ang talakayang ito, pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment. Ayon kay Bro Noe, sa kaniyang pakipag-usap si Buano, ito mga kapatid, sa mga pastor ni Manny Pacquiao at ni Pacquiao mismo, sabi, nangako daw umano si Pacquiao na mananatiling Katoliko. Pag ato na ko ni Brother Manny, ginan na ko, pag atubangan ko sa mga pastor na ko, anong ka mo may magbuot pastor? Anong sa mga pastor? Ikay Katoliko, isa, Katoliko ka, isa, di. Ako'y Katoliko, di ba? Isa, oh, paminaw pag isa, akong isultiya, kaya ako'y Katoliko, di ka Katoliko. Okay, by the way, dinis ko tamagod lamang kang Manny. Isip ko nga si Manny, nabalik na sa atong fold. So, ang tanong, totoo ba nabalik na si Manny? Si Manny, niingon sa kuwa nga, magpabilin sa simbahang Katoliko, no? Mm-hmm. It was Manny akong gilauman nga baruga ni Manny ang iyaha nga desisyon pinagi sa grasya sa Ginoo. Sa pakipag-usap daw nila ni Manny Pacquiao, mga kapatid, sinabi nito na mananatili siya sa simbahang Katoliko at ayon kay Bro Noe Dora, umaasa daw siya na yung pinag-uusapan nila ay panindigan ni Manny Pacquiao. So, buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arellano ng Twin Hearts, isang exorcist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us.
the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kung maalala ninyo mga kapatid, may interview noon na sabi ni Manny, siya daw umano ay Katoliko. Oh. Oh, ito ang sabi niya. But I just want to clarify that I'm Catholic, you know. I'm Catholic, I'm Christian Catholic. Oh. I'm Christian Catholic, no? 'Yon ang pahayag niya. Pero sabi niya, noon kung namatay umano siya, siguradong sa impyerno na siya. Inisip ko nga din eh, kung namatay siguro ako last year o last 2 years, natitiyak ko sa sarili ko na magiging impyerno ang magiging impyerno ako. Oh, 'yon ang katiyakan niya, no? Pero sigurado na yung sinasabi na I am Christian Catholic, tumutukoy yun mga kapatid. Oh, ngayon ko lang narinig na Christian Catholic ayon kay James Mama Mary San. Oh, tumutukoy yun sa born again na niyakap niya mga kapatid. Oh, yung born again dahil ang kanilang paniniwala kasi na ang Catholic hindi lang umano saklaw sa Roman Catholic dahil para sa kanila ang Catholic ay universal. Oh. So universal, at dahil sila universal din, therefore sila'y Catholic. Pero kung tingnan natin ang nakasulat mga kapatid sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 o Gloria Encyclopedia Volume 16 page 287, The History of the Roman Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Yung sinabi ni Manny Pacquiao na kung mamamatay siya, natitiyak niya na sa impyerno ang kaluluwa niya dahil binanggit kasi niya yung mga kasalanan niya noon nang siya'y Katoliko. Una, di na kailangang yumaka pa sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao upang iwanan ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pag niyakap natin ang iglesyang o relijyon o sekta na tatag lang ng tao mga kapatid, una, wala silang sakramento. Ikalawa, wala na sa kanila ang sacramentals. Sakramento at sacramentals, wala na sa kanila. Tinututulan nila yan. At ang napaka-importante na sakramento na tinututulan din nila, sacrament of baptism sa mga bata, yung Eucharist, at lahat itong pito na sakramento, napaka-importante sa buhay ng Katoliko. At dahil yung sinabi ni Pacquiao na kung mamamatay siya, matitiyak niya na siya ay sa impyerno, kung mananatili tayo bilang mga Katoliko sa mortal na kasalanan. Pero kung ang mortal na kasalanan ay pagsisihan sa pamamagitan ng Sacrament of Reconciliation o Kompisal mga kapatid, ay mapapatawad po tayo kung meron talagang tama o tunay na act of contrition. Pero sa mga born again at sa iba pa mga sekta, isa sa kanilang tinitira na naon nating tinalakay ang Sacrament of Reconciliation na muli nating tatalakayin mga kapatid. Bakit? Dahil nandito tayo sa Holy Week na. Oh? At inaanyayahan natin ang ating mga kapatid
na magtanggap sa sakramento ng kumpisal. Ngunit, sa iba't ibang mga sekta, may mga talata sila na ginagamit, mga kapatid, upang tutulan, lalo na ang sa INC, na di na kailangan pang at di lang sa INC, kahit si Elisio Soriano, di na kailangan pa na pupunta sa mga pare para mangungumpisal direkta na lang sa Diyos. At isa sa kanilang ginagamit, yung Awit 32.5. Mabuti, basahin po natin. Dito po sa Awit 32.5, dito po sa salid na King James Version, ganito po ang ating mababasa. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Yan ang Awit Kapitulo 32 Versikulo 5, mga kapatid. Ito po ay sulat ni Propeta David. So, sabi nila, di po ba malinaw yung nakasulat mismo sa Psalm chapter 32 verse 5 na yung kasalanan ay ikinubli o mano at sinasabi at ipinahayag ang pagsalangsang sa Panginoon at pinatawad o mano sa Panginoon. Kaya di na kailangan. Una, alam natin na ang doktrina, di naman pinagtutulan ng simbahang Katoliko yung aral na Diyos lamang ang makapagpatawad sa kasalanan, mga kapatid. Di natin yan pinagtutulan. At nakasulat yan sa Catechism of the Catholic Church 1441. Only God forgives sin. So, dito na Diyos lang ang makapagpatawad sa kasalanan, pero tandaan natin na ang talatang Awit o Psalm chapter 32 verse 5, mga kapatid, sulat yan ni Propeta David na sinasabing sa Panginoon magkumpisal ayon sa interpretasyon ng mga anti-Catholic. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, na si Propeta David na nagsulat sa Awit Kapitulo 32 Versikulo 5, siya mismo ang naglalahad o ikinumpisal yung kanyang kasalanan sa pari ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Baka sabihin nila kung nandun pa sila, David, mali yung ginawa mo. Bakit ka dumaan kay Nathan? Dapat dumiretso ka na lang sa Diyos dahil ikaw ang nagsulat sa Awit Kapitulo 32 Versikulo 5. Tingnan natin ang mabasa sa Ikalawang Samuel Kapitulo 12 Versikulo 13, mga kapatid. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan answered David, and the Lord on his part has forgiven your sin. You shall not die. See? Napakalinaw, mga kapatid, batay mismo, tandaan nyo ang talatang ito. Meron bang kontrahan? Walang kontrahan daw. Malinaw, mga kapatid, na si David mismo, ayon sa Ikalawang Samuel Kapitulo 12:13, pinatawad siya sa Diyos nung inilahad niya ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ni Nathan. Si Nathan, tao yan. Pari ng Diyos. Kaya malinaw na yung ipahayag ni David ang kanyang sulat sa Awit Kapitulo 32 Versikulo 5, hindi yan, mga kapatid, explicit na sa Diyos lamang ilalahad o ikumpisal ang kasalanan. Bakit?
dahil nabasa natin sa ikalawang Samuel 12:13 na mismong si Propeta David ay nangungumpisal sa taong sinatan, hindi direkta sa Diyos. Di po ba? Ganon din ang ginawa ng simbahang Katoliko. Kaya nangungumpisal tayo sa pare ng Diyos dahil napakalinaw mga kapatid na mula pa noon sa lumang tipan ang pare ng Diyos ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. Kung tingnan nga natin ang Leviticus Kapitulo 19, versikulo 22, ito ang ating mabasa. And the priest shall pray for him and for his sins, sin before the Lord, and he shall have mercy on him, and the sin shall be forgiven. See? Napansin niyo sa Leviticus Kapitulo 19? Eh, meron talagang 19:22. Ang pare ang manalangin para sa kanya, para sa kanyang kasalanan sa harap ng Diyos. And he shall have mercy on him, and the sin shall be forgiven. Oh, yun, mali po ba yun mga kapatid dahil nakasulat sa Biblia na sa pamamagitan ng pare? Kaya nga, kung balikan natin ang Leviticus Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6, ito ang ating mabasa sa New American Bible. Then, whoever is guilty in any of these cases shall confess the sin he has incurred, and as his sin, offering for the sin he has committed, he shall bring to the Lord a female animal from the flock, a old lamb or he goat. The priest shall then make atonement for his sin. See, ang pari talaga ang mag-alay nito para sa kapatawaran sa kanyang kasalanan. Kaya batay sa dalawang talata, Leviticus 19:22, Leviticus Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 6, dito makita natin mga kapatid na ang mga pare ay involved palagi sa kapatawaran ng kasalanan sa Diyos na nasa langit. Opo, totoo na Diyos lamang ang makapagpatawad ng kasalanan. Yun din ang paniniwala ng simbahang Katoliko. Pero Diyos din mismo mga kapatid ay gumagamit ng isang tao sa pamamagitan ng pare para kanyang patawarin ang kasalanan ng mga tao. So ang talatang ginagamit nila, Psalm chapter 32 verse 5, na sinasabing ikumpisal ang kasalanan sa Panginoon, ay iyo'y tumutukoy sa mga venial na kasalanan sa official na aral ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil alam natin na may venial, ibig sabihin venial sin, yun ay napakababaw na kasalanan mga kapatid na hindi gaanong mabigat. Kaya pwede itong ikumpisal, hihingi ng tawad direkta sa Diyos sa pamamagitan ng mataimtim na pagdasal o kaya pagsamba at paggawa ng kabutihan. Pero tandaan natin, kung ang kasalanan na nagawa ay napakabigat, yung tinatawag na mortal sin, ito mga kapatid, ang oras na kailangan lumapit tayo sa pare at ilahad ang naturang kasalanan. Bakit? O tingnan natin ang mabasa sa Biblia. Dahil may mga kasalanan na hindi mapatawad direkta sa Diyos, kundi ito na kasalanang ito ay tinatawag na mortal sin. Ngunit ang ating mga kapatid na mga kasali sa sulpot na sikta kasi, no? Basta
kasalanan para sa kanila. Wala nang binyal, wala nang mortal. Lahat na kasalanan ay pareho-pareho lang. Pero pansinin natin ang nakasulat sa unang Juan 5:16-17 gamit ang New American Bible. If anyone says his brother sinning, if the sin is not deadly, he should pray to God. And he will give him life. This is only for those whose sin is not deadly. There is such a thing as deadly sin, about which I do not say that you should pray. All wrongdoing is sin, but there is sin that is not deadly. So, napansin niyo na may dalawang uri na kasalanan dito, mga kapatid. Pag ang kasalanan mo ay hindi gaanong ikakamatay umano o hindi gaanong mabigat, siya ay dapat magdasal sa Diyos. Pero pag ang kasalanan umano ay ikakamatay ito, ibig sabihin mabigat sa ibang talata ng ibang salin, mortal sin, hindi yan kailangang idirekta sa Diyos. Dapat merong magmedjet na pare. Kagaya sa mabasa natin sa pangyayari ni Propeta David, mga kapatid. Dahil sa mabigat niyang kasalanan, ano ba yung kasalanan na yon? Yung adultery sa babaeng si Bathsheba, di po ba? At yung asawa niya ay na si Uriah, pinapatay pa ni Propeta David. Kaya ano ang nangyari? Oh, direkta ba siya na nangungumpisal sa Diyos? Hindi. Ang balikan natin ang ikalawang Samuel, Kapitulo 12, Versikulo 13. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan answered David, the Lord on his part has forgiven your sin. You shall not die. See? Yun ang mabasa natin na meron talagang pare, mga kapatid, na namamagitan. Pinatawad si David dahil sa taong namamagitan sa kanya na si Nathan. At kung balikan natin, yun din ang nangyari nila ni Eliphaz noon sa Job Kapitulo 42, Versikulo 7 hanggang 9. Kung saan, sabi ng Diyos, punta kayo kay Job, dahil si Job na aking alagad ang aking pakinggan. E bakit kailangan pang pumunta kay Job kung ang konklusyon nito, mga nagsusulputang sikta, direkta lang sa Diyos? Pero alam nyo, mga kapatid, alam nyo ba, na itong mga kapatid, mabasa kasi natin na may pangungumpisal sa pare sa Old Testament. Ano ang kanilang argumento tungkol dito? O boy, yung pare noon sa Old Testament, hindi iyan katulad sa pare ngayon. Na ang pare ngayon sa simbahang Katoliko walang asawa. At ang pare naman umano noon sa Old Testament, may asawa. At may gagamitin silang talata nito. Ito. Bakit natin sinabing iba ang mga saserdote noon sa bayang Israel kung ihahambing sa mga pare ngayon ng Iglesia Katolika Romana? Kung iisa-isahin po natin, kulang po ang ating panahon. Ang isa po roon, ang mga saserdote noon sa bayang Israel noon ay may asawa at mga anak, gaya po ni Aaron. Ganito po ang ating mababasa sa Eksodo 6, ang talata po ay 23. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth, na kapatid ni Naason. Okay, yun mga kapatid, na Ose, napansin ninyo sa Biblia, ang mga pari noon ay may asawa. Pero ang tanong,
Ang pari ba ngayon ng simbahang Katoliko, may asawa ba? Gagamitin nila yung aklat Katoliko na ang pamagat ay pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons na palagi nilang ginagamit para kontrahin yung lumang tipa na pare at yung mga pare ng simbahang Katoliko. Ito ang kanilang ginagamit. Ano naman ang kalagayan ng mga paring Katoliko? Sila po ba ay pinahihintulutang magkaroon ng asawa at mga anak? Hindi, kapatid na Michael. Ito po, babasahin natin dito po sa aklat ng Iglesia Katolika ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ang tinutukoy, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ito po ang kanilang mga pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Oh, yan mga kapatid. At ipaparis nila dito yung unang Timoteo Kapitulo 4:1-3 mga kapatid na hindi pag-aasawa ay sa demonyo daw yon. Ito. Yung bang pagbabawal ng pag-aasawa, sana wag naman silang magdaramdam sa atin. Yan ba'y aral ng Diyos batay kay Apostol Pablo? Yan nga ang nakalulungkot, kapatid na Michael. Hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Dito po sa unang Timoteo 4:1-3, ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Napakalinaw po ang nabasa natin. Ang aral na sinusunod ng mga paring Katoliko ay hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Oh, so kung di nyo pag-aralan ang ating pananampalataya, mga kapatid, at makinig kayo sa ganitong ori na propaganda ng anti-Catholic, delikado talagang maguyo kayo sa mga ngaral na ito. Kaya sasagutin natin punto por punto. Una, yung paggamit nila sa pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, may pinutol sila dyan. Ano naman ang kalagayan ng mga paring Katoliko? Sila po ba ay pinahihintulutang magkaroon ng asawa at mga anak? Hindi, kapatid na Michael. Ito po, babasahin natin dito po sa aklat ng Iglesia Katolika ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ang tinutukoy, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote, ito po ang kanilang mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Yan mga kapatid, may pinutol sila. Ang karugtong niyan, una, dahil sa kadalangan ng mga bokasyon sa hanay ng mga walang asawa, ang mga lalaki na may asawa ay pinapayagan na rin sa pagpapare, datapuwat. So, yon ay tumutukoy mga kapatid sa Eastern Churches. Hanggang ngayon, sa Eastern Churches ay yung mga pari nila hanggang ngayon, but they are united sa Roman Catholic Church dahil dalawa ang sentro, Eastern and Western Churches. Western, yung tumutukoy sa Roma. Eastern Churches, yun ay Alexandria, Constantinople, Jerusalem, Antioquia. Yun po ang Western Churches. At kung tingnan natin ang kasaysayan noon, mga kapatid, sa aklat na ang pamagat, The Edge of Faith by Will Doran, page 44, ito ang mabasa natin. In the first 3 centuries of the Christianity, celibacy was not required of a priest. He might keep a wife whom he had married before ordination, but he must not marry after taking holy orders.
and no man could have been could be ordained who had married two wives, a divorce, or concubine. Yun ang mabasa natin sa kasaysayan. Parang inosente yata sila sa kasaysayan, mga kapatid, lalo na sa simbahang Katoliko. At ang Katolikong pari, mga kapatid, sa Roman Rite, yun ay tinatawag na Latin Rite, ang merong tinatawag na vow of celibacy. Ibig sabihin, yung Western Catholic na mas kilala na tinatawag na Roman Catholic Church, no, ay pinapayagan sila hanggang ngayon na mag-asawa ang kanilang mga kaparian. Baka inosinti sila na, sa totoong kasaysayan, mga kapatid, hanggang ngayon. So ang mga kabilang sa Eastern Rites of the Catholic Church, mga kapatid, kadalasan ng mga pare, meron silang mga asawa. Ganon din po, mga kapatid, yung mga pare sa ibang denominations na nagbalik loob sa simbahang Katoliko. Sila'y pinapayagan, may pahintulot sila mula mismo sa Santo Papa na magpatuloy sila sa pagiging Catholic Church na kasapi sa Latin Rite, Roman Catholic Church, na kasama ang kanilang asawa at pamilya. Kaya meron tayo dito sa simbahang Katoliko na mga pare sa Romano Katoliko na may asawa dahil sila yung galing sa simbahang Protestante na nagpa-convert at bumalik, yumakap sa simbahang Katoliko gaya sa grupo ng Anglican o Episcopalian priest. Baka inosinti sila sa totoong pangyayari. Ngayon, dito naman tayo sa ginagamit nila, mga kapatid, na talata, Unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 3. Yung bang pagbabawal ng pag-aasawa, sana wag naman silang magdaramdam sa atin. Yan ba'y aral ng Diyos batay kay Apostol Pablo? Yan nga ang nakalulungkot, kapatid na Michael. Hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Dito po sa Unang Timoteo 4:1 at 3, ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Napakalinaw po ang nabasa natin. Yan, malinaw talaga ang nabasa nila, mga kapatid. Ngunit malabo ang interpretasyon dahil ang tinutukoy diyan ni San Pablo ay hindi yan ang mga kaparian sa simbahang Katoliko. Ang tinutukoy diyan sa panahon ni San Pablo ay malinaw, mga kapatid, yung tinatawag na Gnosticos. Yung Gnosticos, ang kanilang aral, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. Yun ang opisyal na aral ng grupong mga Gnosticos noon ay at Albigensian heresy. Kaya mabasa natin yan sa Europe Before Modern Times by O'Brien sa pahina 362. They were called Albigensians from the town of Albi in France and were also known as Cathars pure or Catharists. Some of their doctrines were: all material things are bad, marriage is wrong, free love and suicide are good, all animal foods are to be avoided. So, yun ang konteksto sa kasaysayan, mga kapatid. Pero kung ang konklusyon nila, basta
walang asawa sa demonyo na yan. Abay, isip-isip naman pag may time. Bakit? May pagkakataon na ang Diyos mismo nag-utos na huwag kang mag-asawa. Saan yan? Kahit na sa lumang tipan. Ito, mabasa natin Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. This message came to me from the Lord. Do not marry any woman. You shall not have sons or daughters in this place. Ngayon, kung hindi pag-aasawa ay sa demonyo, ibig ba sabihin na ang Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2 ay sa demonyo na yung otos ng Diyos, huwag kang mag-aasawa? Kaya, dito malalaman natin mga kapatid na hindi lahat ng pagbabawal sa pag-aasawa ay saklaw sa talatang 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 kamatres na palaging ginagamit nila, dahil ang Diyos mismo nagbabawal sa pag-aasawa sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2. Ganon din ang mga pari sa simbahang Katoliko na kung hindi man sila nag-aasawa, sa tingin ng ibang mga sekta ay sa demonyo yan, pero ang dahilan ay para sa kaharian ng Diyos. Si San Pablo nga na nagsulat sa ginagamit nilang 1 Timoteo kapitulo 4:1-3, siya ang nagsulat yan, walang asawa. O, ito ang mabasa natin. Ito naman ang sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyoda, mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. O si San Pablo mismo ang nagsabi niyan, mas mabuti pang manatiling walang asawa tulad ko. Bakit? O, ito ang kaniyang karugtong, 1 Korinto kapitulo 7 versikulo 35. At ito'y sinasabi ko sa inyo, sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. Yun pala ang dahilan sa di pag-aasawa, upang makapaglingkod sa Panginoon na walang abala. Ano pa ang kanyang pahayag? Sa 1 Corinto City 32-34, ito ang mabasa natin mga kapatid. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan nang babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. See? Napakalinaw mga kapatid. Kaya dito pa lang sa sinabi nila na sa demonyo na ang walang asawa, mali. At ito pa ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 19 verse 12. For there are different reasons
Why men cannot marry? Some because they were born that way. Others because men made them that way. And others do not marry for the sake of the kingdom of heaven. Let him who can accept this teaching do so. So, ano o mano ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sino man na makagawa nito? Siya ay makatanggap sa aking utos. Kaya napakalinaw mga kapatid. So, mag-ingat dahil daming nabiktima sa maling akala. Oh, sinagot lang natin yung sinabi nila na sa demonyo ang di pag-aasawa, yung pagkakaiba umano sa pari noon sa lumang tipan at sa pari ngayon ng simbahang Katoliko, pero di nila matutulan na mula pa noon ang simbahan na tatag ng ating Panginoon Jesucristo walang iba kundi ang Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ito ang tunay na Iglesia ni Kristo. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc in semper in saecula saeculorum. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever evil spirits we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.